Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Ah, alam nyo na, pag intro pa lang, buhay lang yun, di ba? Yeah, syempre, maraming salamat palagi sa bawat sumusuporta sa mga nanonood sa akin. At syempre, gusto ko lang i-congrats yung mga nanalo agabi sa Flip Top. Sobrang lalakas ng mga battle. Para sa akin, best battle of the night. Slack One tsaka Rafian, putang ina. Parehas magaling, parehas malakas. Ang score ay 7-0. Hindi ko alam kung ano naging basihan ng mga hurado, pero malakas talaga si Slack, pero tang ina, pambihira rin yung pinakita ni Rafian doon, putang ina, sobrang galing. At tsaka yung ibang mga battle, sobrang gaganda. Yeah, congrats sa mga nanalo. Syempre, congrats din Flip Top. Syempre, yun. Nandito tayo para mag-bias reaction na naman, di ba? Alam nyo na, pag bias reaction, syempre, 3GS na naman ang uhusgaan natin. Ako ang superhero nyan. Eto. Gubat. Noong nakaraan lang to ginanap. Poison 13 versus EJ Power. Alam nyo na, mga pare ko. Isa buhay, 2024. Hindi natin patatagalin to. Let's go! From US, makingay para kay EJ Power! AG Power pala. AG Power. Sa AG Power pala. Gawain ng tapak ng damdamin nang di mo napapansin. Pwes sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin at gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin. Para sa Isa Buhay 2024, dalawang minuto dapat. Dalawang minuto dapat. Ang cute ni Arik dito, no? Bagay pala sa kanya naka-blue. Arik, ano nangyari sa'yo sa gubat? Nangina, nagkulay blue ka lang, ba't na ganyan na yung ano mo? Ito pala itsura ni Arik sa gubat. Nag-iiba pala itsura ni Enigma sa gubat. O, nangina. Nanalo si... Sino ba? Si AG Power ng coin toss. Ang gulo mo, sino ba? Nanalo? Si AG Power. Oh, hindi, shoutout kay John Leo. Buta kapatid ko yan. Magkamata kami niyan. di ba iba ano? Pinsan buo. Diba? Ito ano ko to? Pinsan biak. Biak yung paningin. Pinsan biak, di ba? Puna nga. Game! Pinili niya mauna si Poison 13. Dalawang minuto para kay Poison 13. Let's go! GS kalaban mo. Marami ka ng angulo. Marami kang alampre. Marami kaming haters, kaya marami kang kakampi. Magtulong-tulong na kayo. Sarap niyong pagpepektosan. Pag nanalo kami luto, pag natalo, deserve niyo yan, mga ulol. Mga squatter kasi kayo, kaya hindi niyo maano mga tao, di ba? Squatter kayo eh. Ang papangit ng mga pinapakita nyo sa ano eh. Hip-hop eh. Dito sa flip-top battle eh. Ha? Kung di kayo mga bobo mag-judge. Mga ano kayo. Mga bobo kayo sa battle. Ganyan talaga. Magka-haters talaga. Mga squatter kayo eh. Mga gago pala kayo eh. Pero nasa Cebu tayo. Neutral nga ba talaga? Yeah! Para sa gabi na to? Yes! Sige, ngayon nyo patunayang best crowd pa rin kayo, game! Yes! Tong, you know, mind game, ba? Kailangan humayo kayo pag bibitaw si Poison. Handang-handa, hindi man B-Day. Napasubo parang BJ. Sapagkat kung puro foul ang banat mo, ito yung DA. Kung bataan, usapan EJ. Ako right hand, ikaw PA. Uulan ngayon ng punch, sige tumuto ka sa detail. Nagtatawag na rin ng gods. Mala GL din si EJ. Kakahanap mo ng gods, di ka na makakauwi na parang PK. Gods! PK! Ba't kailangan pang i-replay? Hindi niya gets at napascratch na lang sa round na parang DJ. Putang ina mo. Naglaro ng letra. Dalawang letra si Poison. Hindi lahat yon dalawang letra kasi yung detail tsaka yung
ano pa bang isang sinabi niya na yun? Basta, EJ, PK, DJ, BJ, puta. Dalawang syllable lang pero sobrang sobrang galing nung pagkaagawa ni Poison doon. Sa mga ano na yun, yung detalye na yun, putang inang galing. Ba, hindi na nakapanibago Poison yan, putang inang malupit siyang kahit ilang syllable pa, imultis yung hayop na yan. Galing yan. Ang misyon ay ubusin lahat ng nasa bracket at duminahin ang battle rap. Di napapayag hanggang semis lang o kahit runner up. Ang hinangad ko Juggernaut, ang dumating si Buttercup. Ang hiningi ko EJ Power, binigay nyo Power Puff. Pero may bilang daw yung pussy, witty lines at panay funny rounds. Tas gagawin niya daw tong hunting grounds. Kung pussy ka, kahihiyan ang magkabilang parang body counts. Feeling pogi pa masyado, tang ina napaka-lame niyan. Naghamali ka tol ng game plan. Kung feeling pogi pa masyado, tang ina napaka-lame niyan. Naghamali ka tol ng game plan. Pag hinarap ko yung tunay na Master Pogi, ang makikita mo si Satan. Puro kantot jowa pa sa battle. Wala namang natitikman. Huli yatang na finger niyan, pamangkin niya na Kinder One. Walang na brochang tingil yan. Ba't di ka pa magtigil dyan? Ulul panis yung bay ng flip top sa tirador ng single mom. Ah, tirador na single mom, di ba? Ang ina mo, Poison. Mahilig ka rin sa ano yata, sa mga cesarean. Sabi ni ano, manda pali ba? Tirador ng mga single mom na cesarean. Ang ina mo. Galing nun. Panis yung bay ng flip top sa tirador ng single mom. O bakit, pogi ka? Hanep, yabang ah. Pagpangit, aalma. Ulul, kaya kong kantot-kantotin jowa mo kahit ayaw niya. Di ba ate, sinasabihan mo ako ng pogi sa chat? Itsuserang hambog. Huwag mo na akong bulahin, di ako magpapatalbog. Tatapakan lahat ng madadaan ng mga ipot. Tuy malabong matalisod, matalino't makalikot. Pag gantong handang-handa ko'y imposibleng mapaikot. Walang ibang kalaban kung hindi ang makalimot. Solid yun, round 1 ni Poison, putang ina. Kaso medyo nag-stumble siya dun sa gitna. Sa napaka-lame niyan. Nag-stumble siya ron. Konting-konti lang pero... Dumi pa rin kasi yon sa ano eh, dumi pa rin kasi siya sa performance. Pero painggan natin round 1. Pero malakas round 1 ni Poison, painggan natin round 1 ni EJ. Yo! Megan ding, oh my god. Kasali ka na namang hayop ka. Tang ina gahaman. The most active MC ganyan pag matindi pangangailangan. Kayong mga aktibo nga, tolongges naman at hindi mapakinabangan. Boy, nakakahiya lang, kaya umuwi na ako para naman may pantapat si Arik sa matira mayaman! Nakina mo! Kaya boy, umuwi na ako para may pantapat naman si Arik sa matira mayaman. Galing nun! Ina, gandang pampahype nun, gandang pang ano nun, pambungad nun. Para sa round 1. Unang laban ko sa isa buhay, si Paawa 13. Nasagad sa pagka-stupid. Pagka-release ng laban yan, matik, may clip agad sa Facebook, malungkot na piano yung background music. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ano? Awang-awa na kayo sa pagmumuang to? Pag ito'y nagbigti sa harap ko, ba atadyaan ko pa yung bangko? Ang ina mong galing nun. Ang ina, no? Imbis na maawa, tadyaan pa yung bangko, eh. Unahan ka pa, no? Pustahan man, lilimos ka na naman ng habag, putang ina, matagal ko ng basa to. Kaya kahit umiyak ka pa, Abno, isaksak mo sa utak mo, hindi porket puro drama ka sa battle ay mabigat dinadala mo. Dalawang tournament sinalihan mo ngayon taon, awat-awat na din, Gar. Awat-awat na din, Gar.
Dalawang tournament sinalihan mo ngayon taon, awat-awat na din gar. Ilang beses ka na rin pumalya sa mga paligsahang lirikal. Sumali ng isa buhay at PSP abay nagmamataas ang animal. Gagawala ka ng pag-asang mag-champion kahit bumaba ka pa ng pedestal. Wala ka ng pag-asang mag-champion kahit bumaba ka pa ng pedestal. Pedestal eh, yung ano eh. Yung tournament nila MZite sa Motus. Galing nun. Pati yung ano, hindi porket malungkot ka o madrama ka, mabigat na yung dinadala mo. Putang inang galing nun. Tuloy natin. Ang sawa na yung mga tao sa'yo, di ka na dapat kinukuha tanga. Hindi kasi mo o Jin, gago, kasuya ka na. Pero ang tunay daw na mahusay, hindi takot na maubusan. Woo, love it. Talagang hindi ka matatakot maubusan kung dito ka lang humuhugot ng budget. Kaya sige, ikaw na may pinakamaraming laban. Ikaw na rin maraming panalo, tol. Kaso ang masaklap lahat ng tropa mo, may kotse na. Ikaw lang nakamotor. Tapos feeling old god pa. Akala mo kung sino? Old god tas nakamotor, manahimik ka dyan, Diyos mio. Sa akin pa balak maipagkarerahan itong feeling kapitapitagan. E mukhang mas may tarima pa sa kabilang bracket yung bonjing na si Slakwan. Kaya hindi ko gets kung bakit sa akin ka nakikipagsabayan kung si Patring nga pinakita na ang dali mo lang iwanan. Tang ina mo, shoutout kay Slakwan. Pukin ang ina yung performance ni Slakwan. Kagabi walang yayo, napakalupit nun, putang ina. Galing din ni EJ dito, kaso nag-stumble din siya ng konti. Nag-stumble siya ng konti. Pero tuloy natin. Kung UFC to, galawan mo pang Michael Chandler, di mahusay na striker, stretch ka parang Chinese garter, dapat dito ay kinakancel isang dakila na Dick Rider kahit magbatas-batas, hindi ka na magbabiral after. Karir mo sa isa buhay, brother, ako na yung final chapter. Paano mo i-break yung law ng power, di mo ma-outshine tong master. Weak! Kung ito yung laso na lalamunin, di na kailangan pa ng antidote. Sakto, binigyan ako ng Moko Jin. Woo! Sarap nitong gamitin pang practice mode. Ikaw yung binigay na level 1, hindi na nakakagulat. Ilang taon din ako nagpakarambo, sanay na ako mag-training camp sa gubat. Hindi na pwedeng bumitaw ng mabababaw pa na sulat. Hindi na rin pipiyok ulit. Binigyan na ako ng kalaban na pang tune up. Eto na ang taon na ako'y kakawala sa chronosphere para may palag-palag yung isa buhay. Sige, ako na nag-volunteer. Ito'y babala sa tulad mong nagmamataas na bottom tier. Tingin mo sa akin bonus round, tingin ko sa inyong lahat bonus year. Ino mo! Parehas malakas, parehas magaling, putang ina. Parehas din sila nag-stumble. Pero kung ibabase natin sa dami ng punchline, mas maraming nabitawang suntok si EJ Power dito sa round 1. Kumbaga, kung hindi nag-stumble si EJ Power, malinis na sa kanya yun. Alam mo yun, malinis na sa kanya. Pero kahit nag-stumble siya ng konti, nag-stumble din kasi si Poison, sa kanya pa rin yun. Pero dahil sa dami na lang ng suntok na lumanding. Mas marami. Magaling si Poison, pero mas maraming suntok na napakawalan si EJ. Pakinggan natin round 2. Nung lumaki bigayan, ihip ng hangin nag-iba. Nagbalikan na sila. Pero nung panahon ng krisis, kami lang yung natira. Nanindig at sumigaw. Sa halip na bumitaw, nung muntik tong lumubog, kayo yung di na lumitaw. Ganda nun. Mga kumbaga, sinasabi rito ni Poison, mga squatter lang talaga nag-ano. Mga squatter, da? Mga squatter kasi, sanay kasi sa hirap yan. Ha? Kaya kahit anong gipitan, puta, papalag yan. Mga squatter yan eh. Nandyan lang nung meron pa. At nawala nung nawalan. At sa inyo ni Tipsy D, si Arik, di nakawalan. Ang kakapal din ang muka.
Ako lang ang kumatawan na naging loyal sa amo para masabi na solid yung bataan. Buti may JD at may Deo na natutuwa't ng gigil. Kahit na puro issue na't di na natutuwa ang leader. Nung si EJ at si Tipsy ay naudlot at natigil, napalitan tuloy ng adik at naguhubad na teacher. Tang ina mo, ang galing nun. Napalitan tuloy ng adik at nagtutulak na teacher. Si JD tsaka si Sir Deo. Puro gaya lang si Moko Jean. Sabi ng mga feeling rapper na angat. Ulul iba yung manggagaya sa namaster ang lahat. Kahit sabihang replika, hindi ako tumigil par. At mas nauna pang nasira yung mga orihinal. Ang comfort zone ay sementeryo ng ebolusyon. Tang ina GL, ano yon? Bilang Moko Jean, masasabi mo ba na responsable ako doon? Oo, darating yung araw na lahat magagaya ng poison, pero walang poison magagaya sa dahilang dedikasyon ko sa battle rap, hindi nyo makakaya. Mababaw o matalinhaga, mga berso na katha, pati patot panabla, maubos man yung panaya, dahil ako si poison na kailan may di nagpabaya, kung kasing sipag ko kayo, makakaisip ka kaya. Kung dudungisan mo yung record ko, malabo yan, leche ka. Standing ko, 23-7. Sige, humabol kung pwede pa. Sige, ako na yung replika. Squatter, geologs, etc. Pero pagka straight sa week na to, alam yung 24-7 na. Di na sardinas ulam ko. Angas, di ba? Di na sardinas ulam ko. Spam na! Spam na, di ba? Maasenso na talaga. Maayos na buhay kasama ang pamilya, may negosyo at iba pa. Ang importante, hindi na ako depressed at yon ang mahalaga. Tingnan natin kung kaya niyong talunin yung poison na masaya. Talunin niyo yung poison na masaya, di ba? Siya lang yung si Happy 13, ha? Hindi na siya depressed. Siya na ngayon si Happy 13. What's up, Happy 13? Ang galing! Lakas ng round 2 ni Poison. Isang diretsyong magagandang multis. Punto. Alam mo yung pinunto niya na nung nawalan daw ng nung nagkagipitan, yung flip top, sila-sila lang daw, mga squatter lang daw nagtulungan. nawala daw sila EJ. Pati yung sa bataan, nawala si EJ tsaka si TFCD, tapos si Poison lang yung kumatawan. Ayun, nagasa napunta doon kay GL, yung Moko Jean daw, hindi daw kahinaan yun. Ibig sabihin lang nang daw nun, magaling siya, at hindi nyo daw kayang gawin yung ginagawa niya. Parang ganun. Alas ng round 2 ni Poison, pero pahinga natin round 2 ni EJ Power. Ayun na nga po! Nag-beast mode na si Gago! Pinakita niya na kung paano maghigante parang Sasuke'ng nagsusano. Ulul, sinasabi ko sa'yo, isa pang anime reference mo na palyado, manghihiram ka ng mukha kay Killua, yung minerder na aso. Tangina mo, galing nun. Manghihiram ka ng mukha kay Killua, yung minerder na aso. Kala natin yung Killua ng Hunter x Hunter, yung pala yung Killuang aso. Yung pinatay na aso, nabalita yun. Yun yung pinalo ato, tapos sina ako. Nalala mo to? Flip top! Want more? Dead bad! That's cold! That's cold? Yeah, that's cold. That's cold, katarantaduhan. Wow! Sosyal! Kakaiba! Umi-English-English ka ng tangina ka! Dati, squatter ka lang. Ngayon, squammy ka na. At balita ako, negosyante na siya. Meron na siyang poison water refilling station. Subukan yung tangkilikin sa Manila. Pag bumili ka ng isang galon, may kasama ng libre na amiba. Yung tubig daw, lasang kalawang.
Yung tagas ng gripo, isang patakan. Putang ina, mas malakas pa yung tagas ng pururot mo kinabukasan. Tapos reklamo ka ng reklamo, hindi kayo mayaman. Eh putang ina, tuwing pagkatapos nitong lumaban, makikita mo sa Facebook araw-araw nasa samgyupsalan. Ikaw yung tipo ng tao na halos ubos biyaya, bukas tunganga kung maagastos. Yang negosyo mong tubigan, bibigyan ko ng 3 buwan bago matapos dahil para lang yung pamilya mo at karir sa battle rap, hindi mo yan mapapatakbo ng maayos. Speaking of career, ba't ganun? Ngayon, tuta ka na lang ng third generation supremacy. Samantalang dati, leader ka ng Treseez family. Kaya anong jack of all trades, master of none? Baka tiga jack of all trades ni Master Shernan. Para sa kasikatan, si Batikas at Gerald M. Iniwan. Dating namumuno, ngayon extra na lang sa 3G at Team Pinsan. Kaya sige, ipagsigawan mo na inalipin ako ng dayuhan kaysa naman sa'yo inalipin ng tinuturing mong mga kaibigan. Pero hindi! Ipapakita ko kung gano'ng ka-toxic to, grabe. Matanong ko pare, anong feeling na sumali sa grupo na tinotalk shit mo dati? Ahon 6, day 3 na. Ano, poison? Tinotalk shit mo pala mga 3Gs, ha? Upal ka pala dati, ha? Ang iyo mo, ano ka ngayon, poison? Ulul ka. Squatter ka talaga. Alala mo, sabi mo. Tang inang M-site yun ng sa mama katitig. Hinding-hindi ako sasali ng 3GS, mga wala silang breathing. Ang ina mo na, parang nasa hot seat si Poison na ito ah. Ang ina mo, reaction ni Poison parang, tang ina mo, gusto ko na lang maging kalapate. Oo, ang ina mo, boys. Ganyan ka pala sa mga 3GS, boys ah. Kupal ka pala ah. Ang ina mo ah. Dati, pag may open mic sa World War 3GS, pinupulutan niya. Tas malaman-laman ko ngayon kay Shernan at M-site, nagpapakatuta ka. Yang pagsali mo sa 3GS at pagpatol sa single mom, maihahalin tulad nga. Dahil dumidikit ka lang naman sa mga tao na alam mong may bunga na. Dumidikit ka lang sa mga taong alam mong may bunga na. Si MZ at si Kusherman, yung mga successful na sa 3GS. At yung single mom na may mga anak na, yun yung pinakaano niya. Galing nun! Kaya sibakin nyo na to, mga brother! Di na nga loyal na rapper, di pa loyal na partner. Alam nyo kung sinong loyal? Yung aso kong si Summer. Biro lang. Bata ka pa lang, palagi ka nang iwan, yung airpads mo nag-bounce sa hindi malamang dahilan. Nilisan din ng katipan, pero tadhana'y hindi siya pinagsasawa ang pagtripan. Pagkatkupal pa din yan, pos ako yung pinadala ng karma para maranasan mo naman daw kung paano balikan. Yung mga bagong sale, estilo mo ang hindi nila napili manamanahin. Di dahil mahirap kang gayahin, kundi dahil nakakadiri kang gayahin. At babae din ang yung nag-iisang anak, hindi ba? So di niya rin madadala apelido mo na binibida. Malinaw mo na ba na nakikita na nilalang ka na mahina pagkat mapabattle rap o totoong buhay wala kang iiwan ng legasiya? Kaya hindi ko talaga magets kung ba't tinapat ako sa biktima ng child neglect na naging perpekto na sana yung mukha kaso tinubuan ng side effect. Ngayong ako'y nag-resurrect, huwag kang makulit, simula mo na sa akin, talapakan humalik. Yang pag-champion mo sa blackout, paano sa akin hihigit? Kung yung ngalan naman ng ligang to sa ibang bansa ko na binitbit. Kapag blackout lang nag-aapoy itong rapper na tulig, pero ngayong gabi, wa epek na yung lingas mo, boy, may power na ulit. Parehas malakas, pukin ang ina, round 2. Parehas silang may bagong angulo. Hindi ko alam kung sobra sa oras si EJ Power o maikli lang yung kay Poison, pero tournament kasi to eh. Pakiramdam ko kaya mas maraming lumalanding na suntok si EJ Power kasi mas mahaba yung oras niya. Kumpara kay Poison na maikli lang na siguro, sinakto lang talaga ni Poison na 2 minutes.
Pero kahit ganun, pares pa rin malakas. Kahit putuling ko yung round ni EJ Power para sa round 2, pakiramdam ko sapat pa rin yun para pumatas sa round ni Poison. Bibigay ko ng tie tong round 2. Bibigay ko ng tie kasi pares malakas yung round 2 nila. Mahaba lang yung kay EJ Power kaya mas maraming lumanding na suntok. Pero pakiramdam ko parehas lang. Bigay ko ng tie tong round 2. Round 1, EJ Power. Round 2, tie. Pagod na ako sa battle rap. Totoo. At nauumay na yung tao. Gusto ko ding magpahinga, ngunit di ko alam kung paano. US Army pa kalaban. Pangbakbakan daw yung gago. Pero kung ako yung may fatigue, sino ang tunay na sundalo? Parang drama lang sa movie ang kanyang magiging attitude. Makikitang palabas na iiyak tong taga-Hollywood. 7 taon siyang nawala. Pero parang brand lang ng pagkain na inyong nakasanayan. Dahil kinakagat na lang ng dahil lamang sa pangalan. Huwag nyo kasing palakpakan yung mga wak niyang banatan. Kung 3GS ka sa tingin mo, magkikiri ang mga yan. Naging out. ilaw mo, diba? Dahil kupa lang mga 3GS, diba? Squatter, mga bobo, kaya maraming haters. Mga tanga. Updated sa battle dahil wala taon-taon. Na-stuck na lang sa mga 90s joke, kaya ayun, baon. Hindi yung flip tapang naiwan mo sa pagganon-ganon, kundi ikaw ang siyang naiwan doon sa panahon na yon. Alipin ang nakaraan. Tas pagbalik, isiset mo, di ko deserve ang taga-fast, taga-future, i-present nyo! Kaya tigil-tigilan mo yung kakapower mo dyan, leche. Kalaban mo yung squatting sa tahanang walang kuryente, walang ilaw at liwanag. Inangat ko ang bandila, nagawang magpaapoy na gamit lamang ang kandila. Yeah, I'm proud to tell you out loud, and I proved that on my last bout. Kaya walang silbi ang power dito sa champion ng blackout. Ngayong si Gregor kalaban, walang elsang tatamaan. Mas magagamit ng maayos itong power sa saksakan. Kahit magbalik nang magbalik, ano pang irerebat niya kung yung power sa current ay irrelevant na. Itong si brother Chakwasak sir, nilaglag agad tong bet nyo. Kaya after nitong battle, balik tayo dun sa sentro. Kung may rapper na sa quarter siyang mag-a-advance ay eto, at tong power parang jumper di nadadaan sa metro. Puta, maikli lang talaga yung round ni Poison. Pakiramdam ko ano lang yun, 28 lines lang yun kung susumahin. Kasi ako pag nagsusulat ako, maabot ng 40. Parang ganito kay EJ Power. Maikli lang talaga yung round. Kada round ni Poison, parang sinusunod niya lang talaga yung time limit ng tournament. Pero siksik, malakas pa rin yung mga bars. Pahinga natin round 3 ni EJ. Unsa sugdan pag hunahuna gisag ulo na kuwandula kung nakalikay ka sa ikaunong paktay ka sa tinuuray muhulga busa hurot na akong kakulba dili mo hunong sa akong pag-uswag kung akong itaasundan ni si katuna hurot tanan mga apil diri sa turna kaya kaayo ta apatal sikod sa usa ka pintik ayaw ko tistingi pisot pakadaghan ka og tiktik. Kinigarbo, sugi, pilo. Ano maangas ay tu, tupi, dinto. Kakamauhin, yusin, tido. Literal na may katok, yang isip mo. Kada bugbog ko sa bumbu, nandaang beses ko na uulitin to. Saktong ngalan niya ay lason, siya na rin yung uuwing hilo. Ano? Ano pang gagawin nito? Eh, chapwera na tong lason. Nag-flow na lang ko og Bisaya, and that's what you call territorial expansion. Sikat ka na, pero di ka pa rin sinasalis sa Family Feud! Puta, sikat ka na, pero di ka pa rin sinasalis sa Family Feud, no? Kasi wala kang family, dude! Puta, ina mo, EJ! Kupal, no? Tapos mag-flow, no?
Bilang ganun. Pero ang galing din, props sa ginawa niya, puta, Bisayang ano, Bisayang rap. Bisayang lengguwahe. Tapos putang ina, ginawa niya ng flow rap na may ganung kagandang flow. Galing. Hirap nun. Yung tatay mo, bibili lang daw ng gatas kaso hindi na bumalik. Ay, paano mo nalaman ang architect siya eh, hindi naman kayo nag-meet? Oh, gets ko na. Yung tatay niya, isang magaling na arkitekto. Yung nanay niya naman, author, ang galing gumawa ng kwento. Marahas na mga linya ngayon ng tangan-tangan ko. Walang ipapakitang awa, total mahilig man damay to. Balikbayan ang iyong kalaban, di mo ba natatanto? Kaya humanda ka pag biglang may kumatok sa bahay niyo. Knock, knock! Who's there? Sapa. Knock, knock! Who's there? Uy, gago, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo na yung pinto, baka yung tatay mo na yan. Seryoso, sandata niya yung depresyon na lagi niyang pinanlalaban. Pag akyat sa entablado, gusto agad kinaaawaan. Hindi mo maikakaila na ikaw may pangunahing kasalanan kung bakit yung depresyon ngayon sa battle rap tinatawanan. Kasi kahit kupal yan, sa ganyan siyang stilo na sanay, konting banat nga lang naman ng buhay niyang umiikot sa sad life, makakakuha agad ng simpatsya at kung sino-sinong karamay, ganyan si Moko Jin pag on fire, ang lupit niya mang gaslight. Lason. Damn, putang ina, gandang silip nun. Parang ginagamit daw ni Poison yung kahinaan niya para maging malakas. Alam mo yan, yung pagdadrama. Yung napipili niya laging technique para lang mag alam mo yun, para may ano agad siya, may parang kumbaga sa tao syempre parang ano bang tawag sa ganun, paawa effect, parang madalas na sinasabing paawa effect, para may ganun daw na technique si Poison. Galing ng silip na yun. Ka pa naman, pero sa field na to, panira ka. Battle rap to bobo, magpakita ka ng lakas, di yung pinagsisigawan mong mahina ka. Gusto mo bang makarinig ng katotohanang masakit? Walang may pake kung yung tadhana, marami sa yung pinagkait. Hindi ka bagay maging Moko Jin, simulan mo nang magpalit. Mas bagay sa'yo maging machete, binubuhay ka na lang ng pahit. Ikaw na mismo ang nagsa... Putang ina mo. Ganda nun. Machete, binubuhay ka na lang ng pait. Pait ng mga nararanasan, tsaka yung pait na ginagamit pang pang-ukit ng mga pang-ukit kay Machete, yung pinupukpok. Galing nun. Sabing hirap kang maghanda sa akin. Binuhos mo lahat sa labang to, boy, hindi mo man maamin. Ngayon ikaw ay lalapas tanganin, sa leeg yan tatarakin. Pagsirit ng dugo, sa lapag patatagasin. Kaya sa susunod niyang laban, lagay niya'y alanganin. Ngayong sinaid ko na tong lason, wala nang lalabas sa pangil. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Ngayong sinaid ko na tong lason, wala nang lalabas sa pangil. Galing! Hindi na daw lalabas si Poison 13 sa pangil dahil dito pa lang tinalo na siya ni EJ. Galing nun. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Di porket marami ka ng laban, ganap ka ng sundalo. Kaya baba sa entablado, huwag ka nang umasa pa na manalo. Kung gusto mo akong bawian next round, i-goes right mo ulit si Romano. Ang epekto ng lason ay humihina in time. Ikaw ang buhay na patunay na yung 13, hindi laging prime. Kasi apat na beses na yan sumablay, di na yan pwede sa karangalan. Ikaw lang yung kilala kong kahoy na pinepeste ng kalawang. Kaya hakbang patungo sa pinakamababang baitang na hagdanan at panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang. Damn! Putang ina ni EJ Power. Grabe yung pagbabalik ni EJ Power. Round 3 kay EJ Power yun. Konti lang nilamang. Pero kay EJ Power yun. Sa ganda ng mga napili niyang angulo. At kumbaga yung direktang-direkta talaga na sa direkta sa Lason, sa Moko Jin. Yun dun nga sa pagdadrama raw ni Poison. Ang inang galing nun.
Last ni EJ Power, last din ni Poison, classic. Ito yung masasabing battle na classic. Diba? Pares silang malakas, pares maganda yung pinakita na ng performance. 1 and 3 kay EJ Power, round 2 tabla para sa akin. Pahinggan natin kung anong, ano ng hurado. Yo! Guba 13, maglangas! Pagod na si Arik, nag-blue na si Arik, napagod. Isa buhay 2024! AG Power versus Poison 13 advancing sa tournament 7-0 para kay AG Power. Para pala si AG Power. Yon, solid ni AG Power dito. Lakas. Pero props pa rin kay Poison, tangina, isang battler na hindi nagpapabaya kahit kailan. Yon, hanggang dito na lang mga pare ko, putangina, sobrang lakas nila parehas. Sulit. Sulit na naman ang gubat. Yun lang, maraming salamat. Peace out.